What's up, Marimar? It's me, Maricar, and welcome back again to my YouTube channel. At bago ko simulan tong video na to, huwag niyo muna kalimutan mag-subscribe, like this video, share, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa susunod ko pa mga video. And please po, huwag niyo na rin i-skip yung mga ads na magpo-pop up dito sa video na to. And today, pag-uusapan natin kung paano nga ba tayo mag-open account sa China Bank 2021. So, gagawin ko yung, gagawa ko ng tutorial or tips kung paano nga ba tayo makakapagbukas ng ATM or savings account, lalo na sa mga YouTuber na walang mga bank account kasi nawala na yung si Western Union. So, meron pong requirements si bank account. Ilalagay ko na lang dyan. Andyan yung mga requirements. And ang kadalasang ID natin na meron tayo is, eto ayun, babasahin ko. Kadalasang meron tayo ay passport, ako wala akong passport, driver's license, PRC ID, NBI clearance, police clearance, postal ID, voter's ID, barangay certification. And madami pa yan, kaya lang, tsaka sa mga student na gusto mag-open ng bank account is kailangan nyo ng ID, na student ID, pero yun yung bagong student ID, hindi pwede yung expired na date expiration. So, wala dapat na yung nakaraang-raang taon pa, na ganon. So, kailangan yung ID na yun is mismo ngayong taon or ano. So, ang dinala ko lang doon na requirements is, ang mga inihanda kong dalhin doon na requirements ay 2 valid ID, barangay certification, tapos bill ng kuryente or tubig, tsaka pera, tapos 2 1x1 ID. Ang nangyari, ang binigay ko lang sa kanya is 2 valid ID. Yung valid ID na pinakita ko is TIN ID tsaka barangay ID kasi yun lang yung meron ako. And okay naman, approved naman siya. Basta pares lang kayo ng apelyedo, pares lang yung pangalan mo dun sa isang ID tsaka dun sa isang ID. And parehas ng address. And ang pangalawa is hiningi sa akin yung bill ng kuryente. So hindi nakapangalan sa akin, hiniram ko lang yung bill ng kuryente na yon. And ang kailangan mong gawin kung wala kayong sariling bill na hindi nakapangalan sa'yo is manghiram ka sa iba. Then, kailangan may authorization letter and pirma nung taong yun. And pirma nung taong yun. And hinihingi din niya sa akin kanina yung ID nung may-ari ng bill. Kaya lang, nagdahilan na lang ako na wala, umalis. And kamag-anak ko yung hiniraman ko ng ID. So, magkano nga ba yung maintaining balance na kailangan mong ibigay dito sa China Bank. So, akin, 500 lang yung binigay ko. Akala ko kasi 2,000. Kasi nanood ako ng mga tutorial videos dito sa YouTube kung magkano nga ba yung maintaining balance dito sa China Bank. Sabi, marami nagsabi 2,000. So, depende pala yan. Ikaw na bahala kung gusto mo 500, 2,000, or 1,000. And ayun, nakuha ko na siya. So, kailangan nyo lang talaga is makakapagpagawa kayo nito kapag kompleto yung inyong requirements na dinala. Pero, minsan kasi yung ibang branch ng China Bank is mahigpit. So, sa akin, 2 ID lang yung dinala ko. Yung TIN ID tsaka barangay ID. Pwede na yung barangay ID kahit wala dun sa list ng requirements na pwede yung dalhin. Pero ayun, nagamit ko na siya. And ito siya. Ito. Kailangan kasi sa YouTube, kailangan meron na tayong mga bank account. And kung gusto nyo mag-open ng account or bank account and wala kayong malaking pera, is gumawa sa China Bank na lang kayo, which is 500 pesos lang pala. Akala ko kasi 2,000. So, ito siya. Ito yung 2 ID na pinakita ko. Nagpagawa pa ako nitong barangay ID tsaka TIN ID. Kagagawa lang. So, kailangan po na ang i-present yun na barangay ID is yung present and hindi expired na ID. So, ito siya. Ayan. Ayan. Siyempre, tatabunan ko kasi bawal pala yung ipakita yung mga information. Kasi confidential siya. Ayan. Tapos, ito na yung bank account. Ayan. Ayan yung card. So, sabi, pabalik pa daw kami ng nitong Miyerkules or Webes para i-activate or mapalitan yung PIN kasi may binigay sa ito yung binigay sa akin, makukuha nyo na din siya agad. And ang binigay sa akin ay siguro tapos kapag
kumpleto yung requirements or aprobado nung ano nyo, yung nag-a-assist sa inyo, is may bibigyan na siyang fill up na ipipill upan nyo na form, and siguro mga tatlo yun or apat. Pero madali lang naman kasi pwede naman kayo magtanong dun sa nag-a-assist sa inyo. Ito yung binigay niya sa akin. Ito yon kung saan nakalagay yung PIN or password nung inyong ATM. Basta PIN yung nakalagay, PIN pala ang tawag doon. Dito nakalagay yon. Pwede nyo na siyang paltan. Kailangan nyo pa rin siyang paltan o paltan ng sarili nyong PIN or passcode para ma-activate siya. And ito yung may binigay din siya sila sa akin na ganyan. Ayan, binigyan nila. Ano to? Deposit slip to. So, 500 lang pala siya. Pwede na 500. BDO sana, kailan 2K. And, nagastos ko na yung sa ano, kasi nagpagawa ko ng, ano, ng TIN ID, yung bayad ng 250. So, humingi na rin ako ng Swift VIC. Ayan. Kung nag-YouTube kayo, or yun yung purpose ninyo, kung bakit kayo nag-open account, is para sa Google AdSense nyo, para sa wire transfer. Humingi kayo ng Swift VIC o Swift code nung bank account, nung banko na yon na pinag-anuhan nyo. And, may mga tinatanong din pala siya sa inyo kung ano yung purpose ng bakit ka nag-open account, kung ano yung ilalagay doon na pera. So, ang sa akin, ang sinabi ko is, nag-open po ako ng, ng account kasi, so, kailangan savings account yung bubuksan nyo para sa mga nag-YouTube dyan. Kailangan nyo savings account para, pumasok kasi kapag cash card yata bawal. So, para pumasok savings account or ATM, ganyan. And, ang tinanong niya sa akin, anong purpose nga nung bakit ako nag-open account, ang sinabi ko is para po sa YouTube, Google AdSense kasi nagbablog po ako and kailangan ng bank account na savings account. And, ayun lang yung mga requirements and kung mabait naman is okay. Tsaka mas maganda kung agahan nyo kasi medyo matagal. Siguro mga 1 hour akong nandun sa loob and nagpipill up. And kung nahihirapan kayo magpill up is pwede naman kayo magdala ng kasama nyo. Basta naka-face mask lang and face shield. Kasi siya yung kung may dala kayong kasama, siya ang pagpipill upin nyo. And yun na, madali na lang din naman yun. Kasi yung iba doon na pipill upan is hindi na kailangan sulatan or sagutan, yung iba lang may mga signature doon, madami doon yung mga signature nyo, pangalan nyo, pangalan ng mama nyo, ganyan, maiden name ng mama nyo, yun yung mga hiningi, mga number, address, ganyan. So dapat parehong-pareho yun sa mga pinipil upan mo doon, parehas na parehas para walang problema. So ayun lang yung ginawa ko sa aking kung paano ako nakapagbukas ng savings account sa China Bank. Napakadali lang niya and murang-mura lang pala, 500 pesos lang. So saan ka pa? And dito ko na tinatapos tong video na to. And kung nagustuhan niyo tong video na to, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like this video, share and hit the notification bell para ma-notify kayo sa susunod pa mga video.